Ituloy na po natin. Ito pong chismisan. Naging chismoso na si Top 1. Christian Boy, shoutout sa'yo. Pero, alam nyo, may mga natututunan po tayo rito kahit nakikikismis at sumasawsaw po tayo sa issue. Ang latest, hindi po talaga natigil ito pong si Alan Troy sa pagsasalita ng mga personal na pag-atake kay Tia Tan. Sa latest post nitong si Sas Rogando Sasot, ito na naman po, talagang meltdown na si Sas Rogando Sasot. O, ito na, ulitin po natin. Yung na-topic na natin kanina, balikan nyo na lamang po doon sa isa pong live streaming natin. Nagtanong siya, sabi niya, 57 minutes ago, ano ba ang legal name ng business mo, Tia Tan, sa San Francisco para ma-check namin kung nakaregister nga. Meron kang ganang manira sa tao, dapat ikaw na yung kumalukay kung ano yung business name ni Tia Tan. Ano yung kanyang legal na business name? Di, ikaw na lang. Bakit mo pa i-burden yung sinisiraan mong tao para i-provide sa'yo? Eh wala nga sa database ng City of San Francisco. Online marketing, eme, ang business mo pero cannot be found online. Spammers ba yan sa mga emails? Yan ah. Tapos meron na naman siya. O di ba? Kaso ng nanay ko, dinamay na ni Tia Tan, darling Tia. Pero nakakalimutan mo, Sas Rogando Sasot, na dinamay mo din yung personal life ni Tia Tan. Kung hindi ka nagkakamali, binanggit mo na yung kanyang buhay sa pagiging kasal at the same time yung sex life niya at kung ano-ano pa. That is too personal. Kaya kung nadamay ngayon yung kaso ng nanay mo and that is publicly available naman, kasalanan mo yan. Ikaw kasi yung nagdala sa sitwasyon na yan para malaman ngayon ng taong bayan kung ano yung ipinanghingi mo ng donasyon noong 2020. Tuloy natin. Ikaw mismo ang dinemanda sa San Francisco for not paying your credit card. You did not pay it for 2 years. Katulad po ng naipakita natin kanina, settled na po iyan. Kaya kahit nagkaroon ng demanda, that is only a civil case, once paid, tapos na ang issue. Wala na po yun. Tuloy tayo. Another post, Altea Maritan, aka basahang vlogger ni Marcos Tia Tan, you are the real scammer. Pinapalabas mo sa taong bayan na yung IT business mo na walang website at cannot be found in the registered taxpayers list of San Francisco was successful when you were not even able to pay your credit card for 2 years kaya nadimanda sa Amerika. This is too personal na. Again, paano ka Altea Marie Divina Gracia Tan, aka basahang vlogger ni Marcos Tia Tan, nakapag-donate sa campaign ni Digong noong 2016, hinahabol ka nga sa Amerika for unpaid credit cards for 2 years since 2014. Meltdown na naman itong si Sas dito, mga tol, paulit-ulit na lang siya ng issue. At yung issue niya, binabato niya kay Tia Tan, tapos na. Kahit sabihin natin na yan ay nagkaroon ng pagkakautang sa credit card, once paid, tapos na po yan. Wala na po yung pananagutan pa. Okay, another. Altea Maritan, aka basahang vlogger ni Marcos, you are also claiming you studied at University of California, Berkeley. Can you show us your diploma, darling, or is transcript of records, darling? Alam nyo kung bakit nga ginagawa ng salitang darling ngayon ito kasi ang paniniwala ni Sas Rogando Sasot, si Tia Tan ay si Politic PH. By the way, my latest post itong si Politic PH about this exchanges of statements kina Tan at Sasot at mamaya makikita natin kung baan naman binalatan ni Politic PH ito pong si Sas Rogando Sasot. Okay, tuloy tayo.
Sa dinami-dami ng binabato mo sa akin, Altea Marie Divina Gracia Tan, aka basahang vlogger ni Marcos Tea Tan, ang tanging may supporting official documents ay kaso ng nanay ko noong grade school pa ako. Girl, dapat ang ilabas mo ay ang diploma mo sa University of California, Berkeley para may proof na nag-aral ka talaga doon as you claimed on your Quora profile. O yan ha, talagang nabibigyan na tayo ng sulyap doon po sa ipapakita ko sa inyo mamaya na post nitong si Live Awake Tea Tan. At again, kung American, kapag American citizen ka, kahit dual ang kinikita mo ba sa Pinas, eh dapat magbayad ka pa rin ng tax sa IRS asking for Altea Marie Divina Gracia Tan, aka basahang vlogger ni Marcos Tea Tan. O, hihintayin natin na magiging sagot dyan ni Tea Tan sa akusasyon nitong si Sasrogando Sasot sa pagbabayad o hindi pagbabayad ng tax at saka yung sinasabi niya na kung nakapag-aral ba ito sa Amerika si Tea Tan. Pero ano ba yung tinutukoy na kaso nitong si Tea Tan? Puntahan po natin ang post ni Tea Tan an hour ago. Ito po. Sabi po dito ni Tea Tan, "Kuya, ang lakas mong mangungkat ng mga issues ko pero yung sarili mong bakuran, hindi mo tiningnan. You alluded to me being a scammer based on my answers on Quora. Pero itong negosyo ng pamilya nyo ang natiktikan ng NBI na nag-violate ng Article 189 of the Revised Penal Code at nakasuhan ng criminal case. Criminal case, bakla! By the way mga tol, ang Article 189 of the Revised Penal Code, ito po yung unlawful practice. Tingnan nga natin kung tama yung pagkakatanda ko. Article 187 of the Revised Penal Code. Yan, puntahan natin. Mukhang mali yung pagkakatanda ko eh. But it's something to do with the trading. Article 187. Yan, kasi hindi po kadalasan hinahawakan ng pulis ito. NBI, yan. Importation, Article 189, not Article 187. Unfair competition, fraudulent registration of trademark, trade name, or service mark, fraudulent designation of origin, and false description. In short, kapag ka ikaw ay merong isang negosyo na inimitate mo lamang sa iba, kinopya mo ang trademark, ang produkto nito, pineki mo sa madaling salita, eh, maaari kang makasuhan ng ganito. Article 189 of the Revised Penal Code. Punta tayo. Sabi po dito ni Tea Tan, "Kuya, like I said, wala akong pakialam sa business dealings mo or nyo at sa personal na mga transactions mo or mga activities mo. Pero, kung ungkatan lang naman ang gusto mo, klarong-klaro kung sino ang sanay na sa mga scams. Ito ang accusatory portions ng kaso. That on or about May 9, 1997, and on dates prior thereto." By the way, balikan natin yung post ni Sasrogando Sasot kanina kasi sabi niya, hinahalungkat daw ni Tea Tan yung nakaraan, grade school pa lamang siya. E samantala, si Sasrogando Sasot, hinahalungkat din yung tapos ng kaso sa credit card non-payment at yun nga po ay fully paid na noong 2016 pa. O kaya, parehas lang din kayo. Ginagantihan ka lamang nitong si Tea Tan Sasrogando Sasot. Kung ayaw mo maghalungkatan, talk today. Hindi yung kung ano yung issue sa kasalukuyan, yun ang erase mo. Hindi yung nakaraan. O pero, total, nagkakahalungkatan na kayo. Sige, banggitin po natin ang mga pahayag pa dito nitong si Tea Tan. That on or about May 9, 1997. First year college ako nito. Kaso lang natigil ako sa Mapua Institute of Technology. On dates prior thereto, in the city
of Manila, Philippines, and within the jurisdiction of this honorable court, above named accused, and of Allendale Sports Lines Incorporated, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously manufacture and sell various garments, products bearing the appearance of NBA names, symbols, and trademarks, inducing the public to believe that the goods offered by them are those of NBA, to the damage and prejudice of the NBA Properties Incorporated, the trademark owner of the NBA. This is criminal case, mga tol. At ang nakikita po natin dito, yung kumpanya na ipinagmalaki nito pong si Sasro Gando Sasot ay nasampahan po ng kasong pamimeke. Sa madaling salita, Article 189 po yon sa ating revised penal code. Tuloy ko po ang binabasa natin. Let's read this all together. Willfully, unlawfully, and feloniously manufacture versus People of the Philippines, itong kaso ng family business nyo, kuya. Kuya, yung pinag-aral sa'yo, galing dito, nagtatanong si Tayatan, ha? Matatawag mo bang honest business ito? Nang aangkin ng trademark at brand ng international brand, NBA pa, of all brands, Illusionada Yarn, ayun, kinasuhan ng NBA International, Caloca. Knock off ang datingan. Instead nga ang katingin mo ang buhay ko, na wala naman akong ginagawa sa iyo, tulungan mo ang kaso ng nanay mo. At ang family business nyo, engaged daw sa pamimeke ng NBA brand, sabi ng NBA International. Marami pa pala to, Caloca, na-dismiss ang petition ng negosyo nila dito dahil kahit anong explanation at justification bakit na meme hindi pinaniwalaan ng korte. Balitaan mo na lang kami sa status ng kaso na to. Nag-shutdown ba talaga ang negosyo nyo dahil sa pandemic or dahil sa criminal case ng NBA International? Oh, by the way, sa mga nakakaalam o nakakakilala dito kay Sasro Gando Sasot, 2020, nag-fundraising po itong si Sasro Gando Sasot para i-save ang negosyo nila na Allendale Clothing. Tama ba yung ano? Allendale Sports Line Incorporated. 2020 po yan, ni-repost pa nga po yan ni Mark Lopez. And we do not know kung gaano kalaki ang nakuhang donation diyan nitong si Sasro Gando Sasot. Pero meron akong ipapakita sa inyo na post ng kanyang nanay. Ito po ay nakita lamang natin sa internet at ito po ang sinasaad ng kanyang nanay. Melba Rose Sasot ang pangalan po ng kanyang ina. Sabi po ni Melba Rose Sasot, "You must put this in your head. Hindi ako nagkulang ng pangaral sa'yo." Eh, perhaps she was referring to Alan Troy. "Pinag-aral kita sa mabuting school sa San Beda. Walang tinurong ganyang matigas ang ulo mo. Tama yung sinasabi sa'yo. Tigil mo na ang katarantaduhang yan. Ngayon ko lang ito nabasa. Kung noon pa nakatikim ka sa akin ng mahabang sermon, akala ko naniniwala ka sa karma. Di mo pakikinabangan yung perang yan. Kami, ni Cinco, hindi nakikinabang dyan dahil hindi ko kailangan ang ganyang pera. Ang nilaman ko sa boto mo sa katawan mo, o baka sa buto mo, yun ang sinubos niyong sabihin, sa katawan mo, sa utak mo, sa puso mo, ay galing sa malinis na paraan kahit pinabayaan kayo ng ama nyo." Pero mukhang hindi ganun eh, kasi nasampahan ng kasong kriminal yung kumpanya na pag-aari ng nanay nitong si Sasot, di ba? Anyway, malinis po ang aming pamilya. Hindi po ako nangungonsinte sa ganyan.
Nahihiya ako sa mga sasot at rogando sa ginagawa ni Alan Troy. Kinakahiya ka ng nanay mo, Alan Troy, sa ginagawa mo daw. Ang amin pong kumpanyang Alan Dale Sports Line Incorporated ay nagsimula bilang maliit na sports shop noong 1970 with a capital of 175 pesos. Hindi po ako nagkukonsente ng ganyang gawain ni Alan Troy. And this is an evidence na yung pinapakalat po nitong si Sas Rogando Sasot na siya po ay isang pulubi, na siya po ay isang homeless nung kabataan niya, ay kasinungalingan. Kasi sa kanyang profile, pinalalabas niya na siya ay talagang mahirap na mahirap. Naranasan niya ang maging homeless, naranasan niya ang mamalimos, naranasan niya ang kumain ng basura, tira-tirang pagkain. Yun yung pinalalabas ni Alan Troy para maging maganda siya sa harapan ng publiko. Pero hindi po yung totoo. Kasi mismo ang magulang niya ang nagsasabi na itinaguyod siya at pinag-aral pa siya sa magandang paaralan, and that is San Beda, located sa Malacañang, malapit sa Malacañang. Para makapag-aral ka sa San Beda, eh hindi mo hindi mo kakayanin ng iyong magulang kung ang kinikita lamang nila. For example, sa panahon ngayon ay nagkakahalaga ng 100,000 per month. Magkano po ang tuition sa San Beda ngayon? More or less nasa 80 to 90,000 per semester. Katapat yan ng school ng aking anak, ang Centro Escolar University. Ngayon, tuloy ko yung binabasa ko. Pag may nababasa nga po akong mga gawa niya, ay binabara ko sa Facebook. Hiyang-hiya po ako kay BP Lenny na kapwa ko Bicolana. Perhaps this happened sometime way back 2020 or 2021 or 2019, kasi panahon pa ng Duterte Robredo administrations eh. Ngayon, balik po tayo dito po sa binabasa po natin kaso. Ito po yung kaso, kasi baka sabihin nyo eh hindi totoo yung pinost nitong si Teatan. Ayan po oh. Nakalagay po dito sa decision, Melba Rose R. Sasot and Alan Dale R. Sasot petitioners versus People of the Philippines, the Honorable Court of Appeals and Rebecca G. Salvador, presiding judge, RTC Branch 1, Manila, respondents. Ang problema, hindi nailagay yung kabuuan. Sana nailagay yung mismong desisyon eh. O, pero ito talaga, yung katotohanan na meron pong naging kasong kriminal ang Alan Dale Sports Line Incorporated na pag-aari ng nanay po nitong si Alan Troy. Ngayon, kung ang pinaghihimutok mo Alan Troy or Sas Rogando Sasot, eh dinadamay ni Teyatan ang kaso ng iyong nanay. Tandaan mo kasi na once inopen mo ang iyong bunganga, ang iyong Facebook sa pagsasalita, criticizing someone, binubuksan mo na rin ang pintuan mo sa lahat ng iyong maaaring maging dungis sa harapan ng publiko. Kaya kung sa tingin mo, wala kang dungis, sige, atakihin mo ng atakihin si Teyatan. Pero hindi nga ganun ang nangyayari, kasi sa bawat pag-atake mo kay Teyatan, may mga tumutulong din perhaps dito kay Teyatan na mga informante, kaya nalalaman ito ni Teyatan. At nalalaman ngayon yung mga kasinungalingan at di umano'y mga panluloko mo sa harapan po ng publiko. And this is very interesting, mga tol. Puntahan po natin ang post ni Politic PH na pinagbibintangan nito pong si Sas Rogando Sasot na author ay si Teyatan. Si Politic PH ayon kay Alan Troy ay si Teyatan. Naniniwala ba kayo? I don't think so. Kasi sa galing nitong Politic PH magsulat at yung tono niya, hindi ako naniniwalang capable ang sino mang vlogger po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag nitong si Sas Rogando Sasot na mga basahang vlogger. Sabi po ni Politic PH, medyo mahaba po ito, pero ang score po dito, 6-0. Oh, good morning, my fabulous Politic Pam. I trust
you paid your respect to your loved ones at the cemeteries with all the grace and style we are known for. Now, let's tackle the latest telenovela episode that unfolded while we were all sleeping or busy lighting candles. Picture this, a fabulous morning disrupted by none other than Sass Rogando Sasot, aka the Queen of Meltdown, who decided to throw a tantrum online and create some fake news about our girl, Thea Tan. Oh darlings, grab your popcorn because this is the kind of drama that we all enjoy tuning into. So here I am, bright and early, sipping my latte and scrolling through my feed when bam, Sasot's Meltdown appears. And I'm like, whoa, I mean, if we're handing out awards for best dramatic performance of a scum, Sasot just won by a landslide. Naturally, your favorite sassy, classy, and a tad bit brassy politic had to dig into this juicy spectacle. Number one, so it all kicked off when the Queen of Meltdown, yep, Sass Rogando Sasot herself, decided to throw some shade, suggesting that Thea Tan should cloak her online activities with a VPN before she accessed a page, perhaps hinting at Moy, the fabulous politic, as if, darlings, alam nyo bakit po na-raise ito nitong si Politic PH? Kasi kung matatandaan po ninyo yung post nitong si Alan Troy sa kanyang page yesterday, eh inakusahan niya po direkta sa pamamagitan ng pag-react niya doon sa post nitong si Tio Moreno na ito pong si Thea Tan ay si Politic PH at sinabihan niya po ito na gumamit po ng VPN. Isa pong program ito sa internet para po magkaroon ka ng sense of privacy kapag ka gumagamit ka po ng internet. Tuloy natin. Thea clap back and ask Sasot which of her Facebook pages Sasot was cryptically referring to. Lo and behold, Politic PH was nowhere to be found on that list. I mean, I'd be horrendously surprised if I find my page there. Oopsie, looks like someone's intel isn't as sharp as their tongue. Ito po yung tinutukoy ni Politic PH nang i-reveal nito pong si Thea Tan yung kanyang mga pages. And syempre, hindi po natin nakikita dito yung Politic PH. Meron pong live pages at saka deactivated pages. Now, balik po tayo sa binabasa natin. Now, let me just take a moment to twirl my hair and roll my eyes. Darling Sasot, sweetie, save yourself the trouble. Are you trying to unmask Moy? That's like trying to find a needle in a haystack while blindfolded. Like I said many times over, I'm not a public personality, just a glamorous enigma wrapped in mystery and fabulousness. I mean, come on, she's naming people left and right with all the precision of blindfolded child, playing pin the tail on the donkey. Honey Sasot, it's time to stop the charades and stop dragging innocent names through the mud. And if you remember mga tol, nung totally nagme-meltdown po itong si Sass Rogando Sasot, without proof, deliberately siniraan niya ito pong si Tinking Pinoy or RJ Nieto na kanyang kaibigan at dinamay niya pa si First Lady Lisa Araneta Marcos. Thinking na ang dalawa ang nasa likod po ng Politic PH. Pero mukhang nagkamali siya. Tingnan nyo ngayon, wala na po siyang pag-atake na ginagawa kay Thinking Pinoy. Kasi somehow, na-realize niya na wala pong katotohanan yung binibintang niya sa itinuring siyang kaibigan. And maybe, this time, ganun din po yung nagagawa nitong si Alan Troy. Ang tinatarget niya naman ay si Thea Tan. At wala na naman siyang pruweba. Pero dahil nga wala siyang pruweba at gusto niya lamang sirain yung sa tingin niya na si Thea Tan ang si Politic PH, kaya ngayon pinipersonal attack niya ito pong si Thea Tan. Balik po tayo dito po sa ating
binabasa. Now a little birdie told me Sasot and her Chacanes friends have been busy playing detective. They are trying to connect dots that just led to fabulous nowhere. A sweetheart, your fake news about my identity, it's as off-brand as wearing socks with sandals. I am Politic PH. A loyalist to chickness, sassiness, and truth. Three things that seem to be in short supply on Sasot's end. But hey, who's counting? Score, Thea 1, Alan Troy 0. And kung babasahin niyo po ang mahabang post na ito, nito pong si Politic PH, syempre, ang score is 6-0. Kaya dito na po tayo sa dulo. Sasot, once a name that had an iota of respect, nagkaroon ba talaga ng respect sa pangalang Sasrogando Sasot, has now become synonymous with fake news and meltdowns. Imagine that, when you think of Sasrogando Sasot, all you think is fake news and crazy meltdowns. And believe me, when I say we are all here for the show, at agree ako na agree dito sa sinasabi ni Politic PH, kasi wala ka nang makita sa post nitong si Sasrogando Sasot kung hindi pag-atake, paninira, at panghahamak sa mga katulad ko pong vlogger. Biruin mo, tawagin po niyang basahang vlogger ang mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh, alam mo, Sasrogando Sasot, kahit pinagmamalaki mo na ikaw ay nakapagsalita sa harapan ng United Nations, ikaw ay nakapagtapos sa Leiden University, at ngayon nag-aaral ng doctoral degree diyan po sa Beijing, China, hindi maikakaila na ang respeto sa iyo ng publiko, wala. Higit sa lahat, pagdating sa academic community, ikaw ang basahan. Sasrogando Sasot. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Basahan ka sa academic community. Ang pinakamagandang pruweba na magsasabi na ikaw ay talagang katanggap-tanggap at respetado, syempre yung mga nakakahalubilo mo. At tingin ko, wala mi isang estudyante ang magpapatunay na ikaw ay magaling na profesor, na ikaw ay magaling na teacher, o kung anuman ang tawag sa iyo. Wala. Kaya yung sinasabihan mo ng basurang, ng basahang vlogger, katulad ni Thea Tan, I do not know her personally, at syempre alluded ako dahil PBBM vlogger ako kahit hindi naman ako officially connected sa Malacanang. Kung ikukumpara ko ang aking karanasan sa pagtuturo, kahit hindi ako nakapag-aral ng master's degree at ng doctorate degree, baka sabihin sa iyo ng mga estudyante ko, basahan ka, Sas. Kasi wala akong estudyante na magsasabi sa akin na sila ay diskontento sa pagtuturo ko. Isa yon sa mga magpapatunay kung gaano tayo karespeto-respeto, karespetado sa ating mga estudyante at sa harapan ng publiko. Kaya huwag mong buhatin masyado ang sarili mo, Sasrogando Sasot. Ngayon, sa issue nyo ni Thea Tan, kung gusto mong ipagpatuloy ang paghahalungkat sa personal life ni Thea Tan, gawin mo ito. Dapat siguraduhin mo lamang na habang ginagawa mo, kaya mong i-burden yung consequences ng iyong actions. Kasi katulad nito, binatuhan ka ni Thea Tan about the criminal liability of your mother. Tapos ngayon, naghihimutok ka sa page mo na hinahalungkat ni Thea Tan ang personal mong buhay at dinadamay pa ang nanay mo. Ikaw ang nagbukas ng pinto sa issue na ito. Kung hindi mo binuksan ang pinto sa buhay ni Thea Tan, hindi magkakaganyan ito mga pagsagot sa iyo ni Thea Tan. Sigurado tayo rito mga tol na hindi pa dito matatapos ang palitan ng mga statements o alegasyon nila sa isa't isa. Pero ang makasisiguro lamang ang ating mga manunood na
ang suporta po natin mananatili sa mga naniniwala at nagtitiwala din sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At in this case, bias tayo siyempre. Kinakampihan po natin si Tea Tan at dinidibang po natin ang mga kasinungalingan being peddled by this Alan Troy or Sas Rogando Sasot.